Okay, so we have the lessons under exponential functions, representing a real life situation using exponential functions. So ang target natin, ang learning outcomes at the end of this lesson, the learner is able to represent real life situations using exponential functions. So, ano yung mga outline na pwede natin makita? Yes, unang-una yung definition ng functions. Then, pwede tayong magbigay ng using exponential function under finding the population, half-life, compound interest. And also, the last part of this lesson is the natural exponential function. Okay, by definition of the exponential function, an exponential function with base b is a function of the form f of x equals b raised to x, or it can be written into y equals b raised to x. Kasi di ba ang y naman ay the same as f of x. So what is the condition under the exponential function? So the condition, the base b must be greater than 0 except 1. Okay? So yan ang required dun sa base. Greater than 0 except 1. Bakit kaya hindi pwedeng maging 1 yung ating base? Kasi pansinin mo, pag ginawa nating 1 yung base, tapos ang nagkakaroon ng independent ay yung x. Let's say, gawin natin 2. Mapansin mo, ang mangyayari ay 1 square is 1. Diba? What if kung gawin mong 3 yung exponent or yung kanyang power? Ganun pa rin, diba? 1 cube is also 1. Eh kung gawin mo siyang to the negative 1. So 1 to the raised to the negative 1 is also 1. So ang nangyayari, ang result niya lagi always 1. Kaya hindi na siya magiging exponential. Instead, magiging constant. Ayan. So nagiging constant. Kaya ang ating required for the base, it must be greater than 0 except 1. Okay? Next. Okay, so magbigay tayo ng real life situation using exponential function. Pero bago doon, tingnan muna natin ang some construction of exponential function using table. Yung tinatawag na table values. Okay? So, ang gagawin natin dito sa example 1, complete a table of values for the given value of x. Ang variable x natin ay mga independent, independent variables. So, mga possible values natin for x, negative 3, negative 2, negative 1, 0, 1, 2, and 3. So, ang binigay natin dito ay set of integers for the variable x. Ngayon, ang given exponential functions, ito yung ating exponential functions in the form of y equals 1 third raised to x, then y equals 10 raised to x, and y equals 0.8 raised to x. Okay, so lalagay natin into table. Meron tayong per table sa bawat exponential function. Papansinin mo yung ating mga base given. Ayan, 1 third is more than 0 yan, di ba? Base 10 more than 0 and 0.8 more than 0. Okay. So lahat yan, kukomplete natin yung table. So, if x is negative 3, what is the value of the first function? Yes, it is 27. Kasi ang mangyayari, isa-substitute mo lang naman yun.
So, ang mangyari lang dyan ay y equals 1/3 yung ating base. Tapos substitute mo lang yung raised to negative 3. So, pwede mo siyang compute using your calculator. So, 1/3 raised to negative 3 is 27. How about kung negative 2 naman? Kung ito ay negative 2. Yes, it is 9. Kung mapapansin mo, yung behavior niya decrease, no? From 27, naging 9. Then, kapag siya naman ay negative 1, 1/3 raised to negative 1, so it is 3. So, ibig sabihin, ang magiging behavior ngayon ng ating exponential function, decreasing. Decreasing. And, if it is 0, pwede maging 0 yung ating power, no? So, 1/3 raised to 0 is 1. Always yun, ha? Any exponential function raised to 0 is equal to 1. Next. Kung 1 naman ang ating variable x. Yes, kung 1, so magiging 1/3. Yes, 1/3 raised to 1 is 1/3. Ayan. Ganun pa rin, decreasing pa rin. Eh. Kung ginawa naman mo naman 2, 1/3 raised to 2, 1 squared is 1, 3 squared is 9. Kaya magiging 1 over 9. And the last, 1 over 27. So, decreasing. At nandun lang din yung ano, kasi ang ating given variable ay integers. See, 1, 2, 3, and it's additive inverse. Kaya mapapansin mo rin yung ating result ay may pattern din. Next, what if kung gawin natin siya, ano, So, yung una natin ay in fraction form. Ano siya? Tinatawag natin. 1/3 is a proper fraction. What if gawin natin integer? Let's say 10. So, ang base natin ay 10. So, pag ginawa natin yung ating rule, magiging 10 raised to negative 3. So, magiging y equals 10 raised to negative 3. Kasi yun ang una eh. Then, ano kaya magiging result? 10 raised to negative 3. Meron kang 1 over 1,000. Kasi negative yung exponent mo eh, no? So, magiging rational yung sagot. 1,000 kasi 10 cube. Magiging 1 over 10 cube. So, 1 over 1,000. At kung negative 2 naman, nagiging 1 over 10 square. So, kung ito ay negative 2, 1 over 10 square. And it is 1 over 100. Okay? Next, what if kung negative 1 naman? Ibig sabihin, 10 to the negative 1. 10 to the negative 1 is 1 over 10. Diba? 1 over 10. So, negative 1 lang yan. So, y equals 10 to the negative 1. 1 over 10. Ayan. So, dito naman, mapapansin mo naman yung behavior niya. Makikita mo yung behavior ng ating result niya. Increasing, diba? From 1 over 1,000 up to, or next is 1 over 100, 1 over 10. So, nagiging na siya. Increasing na siya ngayon. Siyempre, kung ito ay 0, 10 raised to 0, yes, it is 1. Yeah. So, increasing naman ngayon. So, doon pala, mapapansin mo yung behavior ng ating value ng ating exponential function. At kung naging 1 naman, yes, kung naging 1, yes, it is 10. Kasi y raised, 10 raised to 1 is 10. At kung 2 naman, 10 raised to 2, 100. At kung 3,
1,000. O, kasi mo rapid naman, rapid yung kanyang increase. Rapid increase, di ba? Ayan. So, ibig sabihin, pag pinagkumpara natin itong exponential function 1, kung ang kanyang value of base is greater than 0 and less than 1, kasi yung mga number na greater than 0 and less than 1, ito yung mga tinatawag natin proper fraction. So, ang nangyayari sa result ng ating exponential function ay decreasing. Decreasing. Or, ang ginagamit nilang term doon ay decay. Decay. Next, kung ang ating base naman ay more than 1. So, more than 1 na, let's say, 2.1 and so on. 1.5 and so on. So, more than 1, ang nangyayari naman sa ating exponential function, rapid increasing. Okay, rapid increasing. Next, decide tayo dito sa third exponential function. Mapapansin mo yung ating base ay 0.8. Naka-decimal form, 0.8. Pero ang 0.8 ay wala pang 1. Diba? Wala pang 1 niya. So, ibig sabihin, meron ka ng idea na ang mangyayari ngayon sa ating result, dalawa lang yan. It's either decay or increasing. Decay means decreasing yan, pababa. Yes. Ang mangyayari dito ay decay or decreasing. Pababa na siya. 1.9 something, 1.5 something, 1.25, 1.8.64, 0.5. Pababa na siya. Kasi nga yung ating base ay less than 1. Kumbaga merong in between. Kapag ang base mo ay 0 less than base less than 1, so ang nangyayari sa behavior ng exponential ay decay. At kung ang base mo naman ay more than 1, increasing. Okay. Okay, next. Okay, dito naman sa example 2, ang mangyayari dito ay evaluating. So, evaluate natin yung ating given function. Exponential function, we have the exponential function of f of x equals 3 to the x. So, ang base natin ay more than 1. And that is 3. So, we evaluate the following. F of 2, f of negative 2, f of 1/2, f of 0.4, and f of pi. So, yung mga given natin, yun yung ating mga domain. Kumbaga, yung domain natin ay at random. Iba-iba, no? Merong integers, merong rational, at meron namang irrational, gaya ng pi. Pi is an irrational number. Pero isa lang yung ating exponential function. So, we are going to evaluate individually. So, let's start with the f of 2. Siyempre, sa evaluation, kung ano yung domain natin, ang domain natin ay f of 2. So, yung 3 to the x, yung x doon, sa kanyang exponent, mapapalitan na siya ng 2. Kasi yun ang ating domain. So, f of 2, instead na 3 to the x, magiging 3 square. And 3 square is equals to 9. Okay? So, yun yung isang paraan na tinatawag nating evaluating exponential functions. Okay, next. Same pa rin yung ating exponential, f of x raised equals to 3 to the x. Then, ang ating gagamitin naman ay f of negative 2. So, ang napapalitan lang ay yung ating variable x. Ayan, 3 raised to negative 2. Mapapansin mo, kapag siya ay naka-negative exponent, ang nangyayari ngayon sa ating result ay nagiging in a fraction form or pwedeng in a rational form. So, 1 over 3 squared or 1 over 9. Okay? So, 1 over 9.
Next, under pa rin ito ng ano, example 2. So, mapapalitan na ngayon yung ating variable x. So, ang variable x natin isusunod ay 1 half. Okay. Mapapansin mo naman kung siya naman ay yung ating exponent ay tinatawag natin na rational exponent. Anong nangyayari ngayon? Pwede siya ma-convert into form of radical. Yung mga tinatawag nating irrational number. Kasi ang 1 half the same as square root. Or ang index niya ay 2. Ito kasi ang index eh. So yung index na magsasabi kung ano yung index ng ating or yung denominator ng exponent ang magsasabi ng index ng ating radical. Okay? So f of 1 half is 3 raised to 1 half or square root of 3. Okay, extend natin ito. Extend natin. What if, let's say, ginawa natin itong 3. Extend natin yung example. So, 1 over 3. So, mangyayari, 3 raised to 1 third. So, ang index na ngayon ay 3. Kasi yung denominator niya ay 3. So, magiging index niya ay 3. Kaya, magiging sagot mo ngayon, cube root. Cube root of 3. Okay? Next example, under pa rin na example 2, same pa rin yung ating function, f of x equals 3 to the x. Mapapalitan lang yung ating domain. Ang domain natin ay 0.4. F of 0.4. So magiging 3 raised to 0.4. Ang 0.4 ay isang decimal number pero pwede natin siyang i-convert into fraction. Di ba? Ang 0.4 ay pwedeng maging 4 over 10. Kasi ang place value niya ay 10. So, 4 over 10. Yan yung 0.4. Ngayon, pwede mo pa siyang kuhanin yung, ano niya, yung kanyang lowest term or yung tinatawag na prime yung kanyang prime tawag nito fraction, prime fraction. So, pwede pa siya by 2, di ba? 4 divided by 2 is 2. And 10 divided by 2 is 5. So, ang 0.4 ay the same with 2 pip. Ibig sabihin, 3 raised to 0.4, pwede natin gawing 2 pip. Ang purpose naman yung kung ba't mo siya ginawang fraction, para ma-convert mo into radical form. Okay? Yes, sa 3 raised to 2 pip, that is 0.4 to pip. Ngayon, pag nilagay natin into radical, so nandun pa rin yung ating radical sign. Ang index ay 5. Kasi yung denominator, yun ang index. At yung numerator ng ating exponent, yun naman ang magiging power nung radicand. Ito, radicand. So, 3 square. So, dun nang galing yung square dun sa numerator ng exponent. Then, pag sinimplify natin itong radical na to, so we have pip root, 3 square is 9. So, pip root of 9. Okay? Then, extend natin itong example na to. What if naging ano ito? Kasi kung ito ay f of, gawin natin 3/4. Let's say 3/4 ang kanyang ano ha. 3/4 is 0.75, di ba? So, ang mangyayari, magiging 3 raised to 3/4. Yun yung kanya exponent. So, pag kinonvert natin into radical, lagyan mo ng radical sign. Tapos, yung denominator ng power, gawin mong index. So, magiging 4th root. At ilagay mo yung base. Yung base natin ay 3. Lagyan natin yung base 3. At yung numerator ng exponent, iyon ang magiging exponent ng radicand. Yeah. So, 3 raised to 3. Okay? Ayun yung pinakaano niya. Tapos, yung kanyang denominator ay magiging index naman ng radical. Yeah. Then, simplify mo na ngayon.
Pwede mo na siya ma-simplify. So, magiging fourth root. Ando pa rin yung index na 4. So, fourth root ng 3 raised to 3. 3 times 3 times 3. So, that is 27. Ayan. Okay. So, fourth root of 27. Yun yung f of 3/4. Okay. Next in line. So, lahat ng mga ginawa natin, mga given example, lahat yun ay puro rational numbers. Eh, paano kung irrational naman? Kagaya ng pi. Pi is an irrational number. Approximately, it is 3.14159 and so on. So, hindi natin siya ma-extend kasi irrational na nga siya. The rules for rational exponents are not applicable. So, kung i-apply natin yung mag-operate natin using rational, hindi natin magagawa kasi irrational number ito eh. Okay. So, paano natin masasagot ngayon yan, yung ating exponential function? So, we define as 3 raised to pi. Kung gusto nating extend using rational number. So, mangyayari lang, 3 raised to pi. Or approximately, f of pi equals 3 raised to pi. It can be approximated by 3 raised to 3.14159 and so on. Approximate lang yan. Pero hindi siya exact. Okay? So, ganun yung ating pag-evaluate. Ibig sabihin, doon sa ating variable x, pwede nating extend ang paggamit ng kanyang value using rational number, also using irrational numbers. Next definition, ito namang definition na ito, yung transformation ng kanyang graph. Siyempre, ang exponential function ay meron din siyang graph. So, ito yung kanyang transformation. Let B, yung base natin, be a positive number not equal to 1. So, the transformation of an exponential function with base B is a function of the form. So, ang ginagamit nating form doon for the graph transformation ay g of x equals to the a times b raised to x minus c plus d. Yung ating a, b, c, d dyan, yun yung magiging reason kung bakit magkakaroon ng transformation para sa ating exponential function graph. Yan, yung mga A, B, C, D. Still, nandun pa rin naman yung ating function, B raised to X. At yung A, C, and D are real numbers. So, A, C, and D, real numbers yan. Ha? Oo, any real numbers, pwede yan. Basta wag lang yung base B ay equal to 1. Bawal yung 1 sa base B. Next. Okay. Some of the most common applications in real life of exponential function and their transformation are population growth. Diba? Kasi yung sa population growth, kitang-kita din yung transformation ng ating exponential function. Diba? Kasi minsan may mga decade na talagang nagkakaroon ng rapid increase of population. Kagaya ngayon, di ba, yung epekto, isa sa mga epekto ng pandemic ay yung rapid growth of population. Okay, base yan sa mga, sa ating, yung pamahalaan na nangasiwa pagdating sa population ng Pilipinas. Pwede rin ang tinatawag natin exponential decay. Rapid decreasing naman to. And compound interest. For example 3. At t equals 0. There were initially 20 bacteria. Suppose that the bacteria doubles every 100 hours. Okay, ito yung situation. No? So 20 bacteria. Tapos every 100 hours, nagkakaroon ng pagdoble yung ating bacteria. So, give an exponential model
for the bacteria as a function of t. Ang ibibigay natin dito yung exponential model or yung tinatawag natin exponential function between this situation. Tingnan natin initially, ha? Magbigay muna tayo ng initial value. So let's say at t equals 0, so still the number of bacteria is 20 base dun sa ating given information. So kapag nag-100 na yung ating t, ano sabi ng ating information? Doubled. So nagiging double na. So we have 2 times or 20 times 2. Okay. Next. So kapag nag 200 hours, ang mangyayari doon sa ating bacteria, 20 times 2 squared. Kasi dumoble na yung ating 100. Every 100 hours, dodoble na siya, di ba? Magiging 2 squared na. Pagdating naman ng 300, magiging 20, nandun pa rin yung ating 20, then times 2 raised to 3. 400 number of bacteria, 20 times 2 raised to 4. And so on. So that's an exponential model for this situation. So pag nilagay natin siya ng exponential model, magiging y equals 20 times 2, nandun yung ating 2, at t per 100. Kasi per 100 yung ating anin. T per 100. So kung mas mababa sa 100, at least naka-ano siya, naka-fraction form. Okay, another scenario. So ang ginagawa lang natin, ha, nagbibigay lang tayo ng exponential models. Suppose a quantity y doubles every capital T units of time. If y sub 0 is the initial amount, then the quantity y after t units of time is given by, so ito ngayon yung ating magiging model kapag yung situation ay doubles. So yung kanyang base ay 2. Base 2. Okay? Tapos nagkakaroon ngayon ng pagbabago depende dun sa kanyang exponent. Doon nagkakaroon ng pagbabago or nagkakaroon ng tinatag na transformation yung ating exponential function. Next, another real-life situation of the exponential function, yung half-life. Okay, half-life of a radioactive substances. The half-life of a radioactive substance is the time it takes for half of the substance to decay. Okay, to decay, ibig sabihin, ano to, no? Decreasing. Decreasing. At yung mismong kanyang ano, half-life. Okay, ito yung scenario. Suppose that the half-life of a certain radioactive substance is 10 days. And there are 10 grams initially. Determine the amount of substance remaining after 30 days. And give an exponential model for the amount of the remaining substance. Okay, so gagawa tayo ng exponential model based dun sa ating scenario. So ang solution natin, okay, we use the fact that the mass is half every 10 days. That's the definition of half-life. Half-life. Okay, so ito ngayon ang mangyayari. At T0, still nandun yung ating amount of substance, 10 grams. Pagdating na ng 10 days, ang sabi ng half-life natin ay siyempre half nung ating initial. So half ng 10 is 5. Pagdating ng 20 days, yung 5 na natira, mahati pa yun, magiging 2.5. That is half of 5 grams. Then pagdating ng 30 days, magiging ang amount ng substance natin ay half of 2.5 grams. And that is 1.25. Ibig sabihin, pagdating ng 40 and so on,
Still, ang mangyayari ay half, 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 and so on. Okay? So, kapag ilagyan natin siya ng model, ang magiging base mo ngayon ay half. So, the exponential model for this situation is y equals, nandun yung ating initial na 10 grams. 10 grams initial. Then, half of the, yung half-life niya. So, ang ating model ay 1 half. Then, time per 10. Kasi yung ating skip number by 10. Kaya, time per 10. Every 10 days. Okay. So, ang exponential function ngayon and the half-life. Kapag half-life naman na pinag-usapan, so ito ang ating exponential function. If the half-life of a substance is t units and y sub 0 is the amount of the substance corresponding to t equals 0, then the amount of y of substance remaining after t units of time is given by, ito yung magiging model natin, depende na lang kung ano ang kanyang initial grams, yung y sub 0, at doon naman sa ating per time, kung ano yung ginagamit na skip number or pair in every time. Okay, next, yung last part naman ng ating yung sa ating tinatawag na learning outline, the natural exponential function. The natural exponential function, while an exponential function may have various bases. Sabi nga natin, di ba, ang base natin ay pwedeng in between 0 and 1 or pwede namang more than 1. At pwedeng ang base natin ay in the form of irrational number e. Okay, irrational, pwede yan. So, saan natin pwede makita ang tinatawag natin irrational number e? Approximately, it is 2.71828 and so on. Pwede pa mag-continue. Kasi parang kagaya ng pi, pi is an irrational number. Also, e is an irrational number. Pag tingnan natin yan sa ating scientific calculator, pwede mo siya makita sa 1. Ito, base, pwede siya dyan, di ba? Tingnan natin. So, pwede mo siyang, itong ano, ito, shift mo lang, di ba? Shift E. Tapos lagyan natin ng raise to 1. Yan, 2.71828128 and so on. Okay. Yan. So makikita nyo rin yung sa calculator. Ang ginamit lang ay shift LN1. Shift LN1. Okay, next. Definition of the natural exponential function. The natural exponential function is the function of the form f of x is equals to e to the x. Yung base e, ang value niya na approximate 2.7 something. Okay? So, gaya rin ng pi, e is I isa ring irrational number. So, pwede natin gamitin yan. Pagka ganyan yung form natin, f of x equals e to the x, tinatawag na yan na natural exponential function. Example 5, okay, a large slab of meat is taken from the refrigerator and placed in a preheated oven. So the temperature of T of the slab T minutes after being placed in the oven is given by, so ito yung ating exponential model doon sa ating scenario. Meron tayong exponential model. Degrees Celsius.
Next. Construct a table of values of the following values at small t. So ito yung ating mga given minutes. 0 minute, 10, 20, 30, 40, 50, 60, and so on. And interpret your result. Round of values to the nearest integers. So check natin using table sa ating mga given value of minutes. Still, ang gagamitin nating model, yung binigay kanina, t equals 170 minus 165 raised to e minus 0.006 t. So, ibig sabihin, kapag 0 yung ating minute, napapalitan lang ito ng time 0. Ito yung ating model eh. So, magiging time 0. Probably, magiging ang sagot natin ay 5. Pwede mo rin naman yang makita using your calculator. Okay? Ano na to ah? Kumbaga ay rounding off to the nearest integers. Then, kapag naman ginawa mong 10 yung ating time, 10 minutes na, so ang magiging result natin ay 15. Ayan, 15. At kapag 20, 24, rounding off to the nearest integers na ito. 30, 32, 40, 40, 50, 47, 60, 54. Okay, so anong nangyayari pa rin sa ating capital T ay increasing. Increasing. Kasi nga yung base natin ay 165 more than 1. Ang base natin. Kaya increasing pa rin ang ating result. So the slab of meat is increasing in temperature at a roughly the same rate. Okay.